Habi and welcome back to my channel. Sa ngayon, ang i-share ko sa inyo ay kung paano tayo magkaroon ng sariling guppy line. Pero bago yan, i-update ko muna kayo sa aking mga guppy fry. Ito na yung mga albino blue tupas ko na mga guppy fry. Yung mga breeder dito na tank. Ayan. So nilinisan ko yan, tinatanggal ko yung mga dumi-dumi kasi pag nasubrahan yung dumi mapangit yung quality ng tubig at mamatay yung mga guppy. At ito na dito yung mga guppy fry. So itong mga guppy na to nasa 2 weeks. So last time ito nasa 1 week pa lang, ngayon ito nasa 2 weeks na sila. Ayan, ganun na kalaki. So, ang 2 weeks na mga guppy fry. So, mabilis lang yan sila maglaki. At dito naman, ito naman yung 3 weeks. Ayan, so 3 weeks, 4 weeks, malapit na pagka 4 weeks yan. Yung iba sa kanila, no, na mga females, minsan, pwede na yan sila magbubuntis pagdating ng 4. 4 to 6 weeks pwede na yun sila magbutis. So ayan, ito yung mga albino blue tupas na 3 weeks old. Ayan, so later hiwalay natin yung mga males sa mga females, o para palakihin muna natin yung mga females bago sila i-breed ulit. Ayan, so dapat ihiwalay natin pagdating nila ng 6 weeks. So sa ganito lang kalaki na breeding tank, tingnan natin, no, kung gaano kalaki yung female. So, pakita ko sa inyo na pag ganito lang kalaki, hindi sila magiging maliit lang. So, maglaki din sila. So tingnan natin to yung female. Pakita ko sa inyo kung gaano ito siya kalaki. Yan. So ayan, kalaki ang female. So dito lang yan siya, no. Since pinanganak siya, nandiyan lang siya. And ayan siya kalaki. Ayan. Tingnan nyo. So sobrang laki. Ayan, mas malaki pa nga to sa male. Ayan, tingnan natin mamaya yung male. So ganyan. So ganito lang kalaki na breeding tank. Ayan, maglaki din talaga yan ang mga guppy dito. So dito tingnan natin, no, dito sa kabilang tank, tingnan natin yung male. Ano kalaki yung male. So yan lang yung male. Yan yung nakalaki. Pero maglaki pa talaga tong male. O, aabot pa yan siya sa parang female din kalaki. Kasi ito siya medyo maliit pa yan. So aabot din yan siya ng size ng female. Pag nilagay, hinayaan lang natin dito. So ayan, yung comparison ng dalawa, no, nung male tsaka female. So ayan, yan ang male, ito ang female. So mas malaki yung female and maglaki pa yan yung female. And same din sa male, maglaki pa din yan. So kahit ganito lang kalaki ang breeding tank natin, lalaki at lalaki pa rin yung mga guppy. Itong mga breeding tank ko na to, nasa outdoor lang ito, no. So pag nag-ulan, ito minsan napupuno. So para hindi mapuno, at para kasi ang mangyayari pag nag-ulan and ito umapaw, ang mga guppy, no, tatalon palabas. So ginawa ko para hindi mapuno, ayan, nilagyan ko ng butas sa gilid. Ayan. So pagdating ng tubig dito, angat dito, ang tubig lalabas lang dito. So hindi siya aabot talaga dito sa taas. So with this, yung guppy hindi siya tatalon palabas, no. So yan ang ginagawa ko. Nilalagyan ko ng mga
butas. At dito naman, ito yung trio, no? Tatlong female, isang male. So, minimate ko sila dito. And hopefully, buntis na itong mga females na to. So, ililipat na natin to later sa iba't ibang tank, no? Tatlong female, so tatlong iba't ibang tank din. Para malalaman natin kung it's either ang female ay heterozygous or homozygous. At ngayon i-share ko sa inyo kung paano tayo makagawa ng ating sariling line ng guppy. Just for example, no, itong albino blue topaz na guppy, no, gagawa tayo ng sariling line ng albino blue topaz. So for example, bumili tayo ng albino blue topaz sa Kai Breeder A. And inalagaan natin yung albino blue topaz niya, no? Pinadami natin and magaganda ang mga result, no? Magaganda yung mga lumabas. Yan ba ay pwede na natin tawagin na ating sariling line? Ang sagot ay hindi. Hindi pa yan pwede natin na matawag na ating sariling line, no? Kasi yon ay tinatawag na inbreeding or selective breeding. So hindi pa natin matatawag na ating sariling line kapag binili natin yung nagbili tayo sa Kai Breeder A ng guppy at inalagaan natin ng matagal. So paano natin matatawag na ating talaga sariling line ang isang guppy strain? So for example, bumili tayo ng guppy sa Kai Breeder A na albino blue topaz and bumili din tayo ng guppy sa Kai Breeder B ng albino blue topaz. Sa Kai Breeder A, ang traits ng guppy niya, yung kanyang dorsal fin ay malapad at maganda. Sa Kai Breeder B naman, yung kanyang caudal fin ay malapad at maganda. Ang same yung coloration nila, no, ng Kai Breeder A at Kai Breeder B ay magaganda yung kulay. Ngayon, gagawin natin, i-cross natin yung Kai Breeder A at saka Kai Breeder B. No? And tingnan natin yung magiging result. So kapag ang result na ating guppy naging cross Kai Breeder A at saka Kai Breeder B ay maganda yung caudal fin niya, gumanda yung dorsal fin niya, mas gumanda yung kulay niya, and mas gumanda yung size ng katawan ng guppy, yan ay pwede na natin matatawag na ating sariling guppy line. Okay? At sa first generation, gumanda ang labas. Okay? Second generation, na-maintain natin, mas gumanda pa. And sa third generation, mas gumanda and nagiging stable na yung traits ng ating guppy. So yun ay pwede na natin matawag na sarili nating guppy strain. So pwede natin gawa ng sariling tawag natin, pangalan natin, provided albino blue topaz pa rin siya. For example, albino blue topaz ABC guppy line. So ganun, no, ang magiging pangalan natin or tawag natin sa bagong line na na-produce natin. So once again, no, pwede tayo makaproduce ng ating sariling guppy line kapag in-cross natin yung dalawang guppy same strain but magkaibang guppy line na mayroong iba't ibang mga magagandang traits. And kapag kinumbay natin yung dalawang traits and makaproduce tayo ng mas maganda na guppy, yan po ay pwede na natin tawagin na ating sariling guppy line. And yes, of course, pag na-produce na tayo ng guppy line, dapat ma-maintain na natin yung ating line.
So, kung paano natin ma-maintain yung ating gappy line, no, na lahat ay maganda, lahat ay merong magandang traits, yan na ang isusunod ko sa video na ito. So, just keep on tuning and don't forget to click subscribe and click the notification bell. So, ayan mga kahabi, kung mayroon kayong mga question o suggestion about sa pag-create ng sariling gappy line, i-comment nyo po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. I-click ang bell button para ma-notify kayo sa pinakabagong videos ko. At hanggang sa muli, isa na magandang araw sa inyo lahat. God bless, keep safe, and see you next time.